Hi! Welcome to my YouTube channel. This is Just, and today's video, pag-usapan natin, paano ka ba gagawa ng sarili mong YouTube channel? I know na kaya ka nandito or kaya mo kinilig ang YouTube video na to is para matutunan paano nga ba gumagawa or paano nga ba ikaw makagawa ng sariling YouTube channel para masimulan mo na rin ang iyong YouTube journey. Pero bago tayo magsimula sa paggawa ng YouTube channel mo, pag-usapan muna natin, ano nga ba si YouTube? Or sino nga ba si YouTube? Si YouTube ay isa sa pinakamalaking video streaming website na kung saan makakapanood ka ng samot-saring uri ng mga video na gusto mo. Pwedeng nakakatawa, pwedeng malungkot, pwedeng movies, or pwedeng kahit ano, as in nandoon lahat. Pwede rin pang bata, pwede rin pang matanda. So meaning, sa dami ng categories na pwedeng ilabas sa YouTube, marami dito ang nahuhumaling or marami dito ang nanonood. Ngayon, kaya ka nandito is simply because interesado ka kung bakit nga ba marami nag-YouTube or should I say, bakit nga ba maraming tao ang gusto ng isang YouTube vlogger. At isa na rin ako dyan. And I hope na after ng video na to, gusto ko sana ikaw ipagpatuloy mo ang paggawa ng YouTube channel para sama-sama tayo dito. I know na hindi madali ang pagpasok sa YouTube, pero naniniwala ako na sa sipag at tiyaga, pwede rin tayong maging successful dito. So ngayon, simulan na natin paano kagagawa ng sarili mong YouTube channel. A few moments later. Ito nga, nandito na tayo sa aking laptop. So, kung ikaw ay may laptop or desktop, mas mainam to na ito yung gamitin mo. Kasi, para mas mabilis ka makakasunod sa ituturo ko. Pero kung let's say, wala ka namang laptop or wala ka pang desktop, and then, meron ka namang mobile phone, pwede rin naman yan. Okay? Same thing naman din, or same process lang din naman ang gagawin mo, kung ano ituturo ko dito sa laptop. But for this video tutorial, gagamitin ko muna yung laptop. Okay? So, dito sa laptop, all you have to do is to go on the browser. So, punta ka muna sa browser mo. Let's say, ito na yung browser mo, Google. Ayun, type mo rito, gmail.com. Yan. Ito yung unang step para makagawa ka ng YouTube channel mo. So, dapat meron ka na to. Okay? So, ayan. And then, pili ka ng language, pwedeng palitan. So, gusto ko English. Ayan. Ayan, nagbago na siya. So, ginamit ko incognito kasi mas mabilis siya compare sa regular browser. Okay? Now, kung mapapansin mo dito, merong create an account. Okay? Pero, let's say, paano sir kung meron na akong account ng Gmail? So, good thing, kung meron ka ng Gmail account, hindi mo na kailangan gumawa. So, automatic, pwede ka nang gumawa ng YouTube channel or meron ka na palang YouTube channel. Okay? Pero itong video na to, para to sa mga wala pang Gmail account. Okay? Na gustong gumawa ng sariling YouTube channel. So, makikita mo rito, may create. Meron din ditong create. So, kahit ano dyan, pwede mong piliin. Okay? Click mo lang yan. Nadaling ka dyan ni Google. Ayan. So, English ko ulit. So, dito, syempre, lalagay mo yung pangalan mo. So, pagpalagay natin pangalan natin ay... Ako kasi meron na. So, for training purposes, pagpalagay natin ang pangalan ay Ferdy. And then, ang last name mo is Lopez. Ayan, Ferdy Lopez. And then, dito sa username, ikaw bahala mamili. Bawa, napili ko Ferdy Lopez. Okay, Lopez 1990. And then, later on, machi-check mo yan kung tama pag kinilik natin yung next. Ngayon, sa password, ikaw ang bahala. Para lang ito gumagawa ng, ikaw ng, para ka lang gumagawa ng Facebook dito. So, password. Ano ba mga password? So, ikaw bahala. Halimbawa, nakapili na ako ng password. Okay. Confirm ko lang yung password na napili ko. Okay. Ayan. And then, pag okay ka na, tingnan mo yung nakasulat. You can use letters, number, and that. Ito yung mga requirements sa username.
Okay? And then, ito na may requirements sa password. Use 8 or more characters with mixed letters, numbers, and symbols. So, yan yung mga pagpipili mo. So, pag okay ka na, sa tingin mo, okay na lahat, click yung mo lang yung next. Ayan. So, dito, magre-request ng phone number, okay, si Google, para ma-verify yung account mo. So, let's say, nilagay ko yung number ko is, wait, hindi ko tanda yung isa kong number. Ito, lagay natin yung SAN number natin. Okay. Ayan, pwede nyo na akong i-text dito. Kasi totoo number ko to. Hindi kasi pwedeng ibang number. Hindi ako pwedeng manghula ng number dito. Dahil magpapadala ng verification to. Ang problema, kung hindi ko number, paano ko marireceive? So, for training purposes, I have to put my own number. So, 0923 yan. 48. Tama ba ako? Ah, sorry. Mali. 481 pala. And 179. So, yan yung number ko, son. Ayan. Okay. Pag naghanap kayo ng textmate, pwede nyo rin ako i-text. Oops. This number is not available for verification. So, tingin ko nagamit ko na to. So, try natin yung isa kong number. 0932. Ayan. Ayan. So, nag-send na siya. Makaka-receive ngayon ako ng verification galing kay Google. Ayan ito, na-receive ko na. So, ilalagay ko, itatype ko lang dito yung na-receive ko verification. So, iti-text sa number niya yan. Okay? So, yan, 652978. Okay. So, pag okay na, click po lang yung prove. Okay. So, ito, optional. Pwede kang maglagay daw ng email address. Pagpalagay natin, meron kang email address like Yahoo, Hotmail. Kung meron ka pang ibang email, pwede mo siyang gawin dito. Lagay mo siya dito. Halimbawa, meron ka pa dyan. Type mo. Ito, for optional lang to. Para in case na let's say, nakalimutan mo yung password mo for some reason, nawala, hindi natin alam. So, ang gagawin mo is, pwede mong i-recover yung email mo gamit tong recovery email. Okay? So, since optional naman, hindi ko mo nalalagyan. Okay. So, let's say, birthday mo, pagpalagay natin ng birthday mo, June. Okay, June 19. Tapos, year 1995. Yan. Halimbawa, sex. O, ano ka ba, woman? Mamimili ka rito. Okay. Pagpalagay, kunyari, ako yan, men, syempre. Okay. Ito, why we're asking, siguro ito ibibigay nila yung dahilan, ba't nila ina-ask yung mga ganyan question. Pero, syempre, next ka lang. Kasi, okay naman lahat yan. Ayan. So, ayan. Ito yung mga gustong ipaano sa'yo, parating sa'yo ni, ano, kung get more from number. Ayan, makaka-receive ka ng video call. Okay? Ayan. Then, I suggest, click mo lang yung agree. Mag-click ka lang. Ayan, sa inyong privacy and terms. Ito yung para sa mga hindi pa gumagawa ng Gmail account. Ayan, so medyo mahaba siya. I-agree lang natin. Same lang to, para ka lang gumagawa ng sarili mong email address. Kaya lang, this time, sa Gmail. Kasi ito yung requirements para sa Facebook. Ah, sorry, sa YouTube. Okay, wait lang natin. So, ayan. Medyo mabagal ang internet natin ngayon. So, ayan. In English ko nang ginawa pa rin. So, ayan. Ito, after na to, automatic. Pero ka ng Gmail. So, ito na yun. Yung niloload niya na to sa Gmail account mo na yan. So, ang good thing, dyan sa Gmail mo, since meron ka ng Gmail, automatic. Pero ka na rin YouTube. So, paano mo malalaman na may YouTube ka na? Gagawin mo lang. Punta ka sa YouTube. Click pa lang yan.
Ayan. So, ito na yung pinaka, meron ka ng email. Ito, pwede mo itong gamitin sa personal email mo. Kamukha ko, ginagamit ko siya, personal email, yung ginawa mo. And then, at the same time, ito rin yung magsisilbing account mo sa YouTube. So, yan, medyo mabagal. Pagpasensya niyo na ang internet natin. Sumabay pa. Ayan. So, by the way, dito sa email, kamukha na sabi ko, same lang to ng email na ginagamit mo ngayon. Kung ano man, regardless kung ano man email na ginagamit mo, same lang siya talaga. So, pwede ka rin makareceive dito ng email, pwede kang mag-send, okay? So, pwede mo siyang gamitin for personal use or business. Ikaw nang bahala kung ano yung gusto mo, okay? So, but since ang focus natin is sa paggawa ng Facebook, so, eto na siya. Eto na yung Facebook mo. Sorry, na YouTube mo pala. Ba't palagi Facebook ang nababanggit ko? Ayan. So, kung papansin mo sa YouTube, pag regular ka nagbabrowse lang ng YouTube at hindi ka nakalagin o hindi nakalagin tong inbox mo pa. A few moments later. So, kiklik mo lang yan. So, pag kinilik mo yan, ayan. So, since nakalagin na yung account mo dito, okay, automatic, itong YouTube mo is nakalagin na din. Ayan. So, nakita nyo may app. So, ibig sabihin, yun yung account mo, Ferdy Lopez. So, ikaw na yan. So, nandito ka na ngayon. Ito na ngayon yung YouTube channel mo. Okay? So, paano mo magagawin? Pwede mo siyang i-check dito. Ayan. Create a channel. Okay? Ayan yung email na ginawa natin. So, ayan. Pwede mo i-click yan. Click create channel. So, nandito na siya. Ito na yung sarili mong YouTube. Okay, then click get started. Okay, select. So, pwede ka rin pala mag-custom name kung gusto mo. Pero, for this training, ito muna ginawa natin. Okay, so, pupunta ngayon tayo sa YouTube studio mo. Ayan. Ito yung channel setup. Ito, ayan yung YouTube channel mo mismo. So, ayan ay pwede ka na mag-upload ng picture sa YouTube mo, like yung background or YouTube channel art. And pag-uusapan natin yan sa next video natin. Okay, but for now, ang main topic natin is yung paggawa or paano ba gagawa ng YouTube. Okay? Kasi maraming tao gusto mong magkaroon ng YouTube account, pero hindi nila alam paano nga ba gumawa ng YouTube. So, napakasimple lang ng step. Okay? Kamukha lang ng ginawa natin. So, ayun. So, ginto lang. Okay na siya. Upload mo yung picture mo. Pwede ka maglagay dyan. Yung selfie mo or what. Okay? Pwede ka rin maglagay ng description. Ano ba yung channel mo? Patungkol ba siya saan? Ngayon, kung may website ka, pwede mo rin ilagay yung link. Or dito. Yung website mo. Okay? And then, social accounts mo, pwede mo lagay dyan. Facebook, Twitter, and then Instagram. And then, pag okay ka na lahat, save mo lang yung continue. Okay? So, ganun lang yung paggawa ng YouTube. Alright? So, napaka-simple lang. So, ayun. Ganun lang kadali gumawa ng YouTube channel. Di ba hindi naman mahirap? So, yun lang gagawin mo. Ang mahirap dito is yung pag-create ng content. Kung anong content ang dapat mong gawin. Pero good news, gagawa rin ako ng video para dyan. So, magbibigay ako ng tips anong klaseng content ang pwede mong i-upload or ilagay sa YouTube channel mo upang mas mapanood pa ng tao yung mga YouTube videos na i-upload mo sa YouTube channel mo. So, I hope may natutunan ka for today's video. And if yes, paki-like and comment down below yung mga natutunan mo sa video natin. And pwede ka rin magbigay ng suggestion kung ano yung mga gusto mong i-vlog ko sa susunod na mga videos natin. Okay? Again, don't forget to hit the subscribe button at yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. So again, this is Jazz. Thank you so much for watching and God bless you. Bye-bye!